kayo nakapag-move on at parang you're still Alvin talaga. I think si Alvin po una sa okay. Si Pasha na lang. Ba ladies first? In other words, dito Eugene, caring ba talaga makamove on in 30 days? Parang ganun ba to? Hindi, parang hindi nga kaya eh. Oh. So, yung talagang, ano yung nangyari? Talaga ba, ilang, how long have you moved on? Tapos may ginawa ba kayo or natural ano lang? Natural phenomenon. Okay. Let's start with Sashna. Lahat naman tayo siguro magdumaan sa ganyan o kayo. Ako wala akong pinagdaan ng ganyan. Shut up lang. So, reality ba yun? Realidad ba yung 30 days? O kung from your society mo pa, gaano katagal, kabilis o katagal bago ka nakamove on? Sa akin, hindi ako aware na nakapag-move on na ako. Pero ginagawa ko yung pinaka-way para makapag-move on. Unang-una nag-focus ako sa sarili ko. Minahal ko palalo yung sarili ko. Then, mararamdaman mo, ma-experience mo na parang nawawala na yung pain. Paunti-unti, nakakalimutan mo na siya once nag-focus ka sa sarili mo. So, masasabi ko na nakakapag-move on ka na in 30 days. Pero hindi ko na masasabi na lahat yun na wala na sa kanya yung part mo. Kasi feeling ko nandun na yung part mo eh. Nandun na yung part niya sa'yo. Pero yung pain or yung sakit, nawawala siya paunti-unti. In just 30 days, feeling ko pwede yun. Lalo na kapag nag-focus ka sa sarili mo. Pwede. Pwede mag-move on in 30 days. Pwede ka hindi mo naramdaman. Naka-move on ka na pala. In at hindi weeks. Mo alam na 30 days. Wow! 30 days lang muna ako. In 2 weeks. Okay. Masyado mo mahaba yung 30 days. Wow! Okay. Ito si Albi. Ako po kasi depende kung gaano matagal yung relationship. Ikaw, huwag ka na humilit dyan. Malis, grab your time. Hindi kasi yung parang... Pwede ka naman talk mamaya. Ayaw kong nakikita kasi sinimaling ka, Albi. Umulang tinatanong, hindi ikaw. Generally ito ha, without mentioning any relationship nyo ha. Di ba, Tito Eugene? Yan nga po. Ako pwede, pwede naman sila magbangkit. Aminin kong... Sige na magbangkit ka, Albi. Si Albi, parang wala naman ganong nabalita after ano. Wala akong... Not that I know of, ha? I mean, yung last relationship ko was 2019 pa, pero hindi ko alam kung totally naka-move on na ako doon kasi hindi pa ako ready magka-girlfriend ulit eh, so... Wow! Yun, yun yung oh my God, it's a good I'm so proud of you! Pwede mo, sino ba? Sorry nga, nandito na. Alvin ka ba? I think so. She's a beauty queen now. She's in India doing the Miss Intercontinental, I don't know, but... Ako kasi hindi ko rin, parang walang timeline. Yung moving on, Sir Yunsha, ano yan, parang proseso. So, in time, yun. Mawawala, siguro. Giniginaw kasi ako. Mawawala na lang siya eventually. Tapos yun. Minsan nga, hindi mo alam, naka-move on ka na pala. Oo. Ganun. Pero sa ngayon, I follow up question. Siguro naman, ang saya-saya mo ngayon eh. Lagi naman tayo masaya. Hindi no? Charot lang. Dati, hindi. Ngayon ang saya-saya mo. Parang yes. Ano may pagdadaan ka ba ngayon? Wala naman. Okay ka ngayon, Carlo? Yes, for always. Okay. Ikaw, Brad? Brad? ako, three. Three years? Hours. Oh, wow! Hindi ba magandang image yun? Diba hindi magandang image na ang bilis na ka-move-on? Hindi kasi, thankfully naman, sa awa ng Diyos, hindi talaga ako na nahirapan ever since mag-move on. Kasi, di ba minsan sa relationship, parang sa padulo na ng relationship, parang unti-unti mo nang natatanggap na hindi para sa akin itong taong to. So the moment na mag-decide ka na break na kayo, you finally accepted na hindi kayo para sa isa't isa. And then,
Iyak-iyak lang, 3 days, tapos okay ka na. At saka may, ano kasi siya, may outlet siya eh. Yung mga hit songs niya. Tsaka pag kanyang kanong kaganda, mabilis ka lang mag-move on. Oy, talaga, bolahan. Bola-bola ba ito? Bawan na ako. So hindi mo rin masabi na kung days, weeks, months, years? Hindi. Same kay Carlo, it's a process na hindi dapat minamadali. Dapat mag-take time ka, whether it's fast or mahaba, i-enjoy mo lang yung process because that's what's gonna make you who you are in the future. Happy to Eugene. Happy. Thank you very much. Thank you, Eugene. And, okay. And the next question, virtual pa rin ba o physical na? Ano to, Gabby? Okay, the question is from, okay, favorite ko to, Miss Kate Adahar, please, you have pa-share ng mic to Eugene. Ganda-ganda niya, no, para hindi makita. Go ahead, Miss Kate. My first question is for Maris. Kasi ngayon, you know, you're happy, no? Pero medyo nasagot mo rin kanina sa tanong dito, Eugene. Pero ano yung mga bagay na ginagawa mo pag nag-move-on? Ako po talaga, since sobrang intense ng emotions, ginagrab yung opportunity na yun para magsulat. Nagsusulat, sinudun ko po yung, idun po yung time na sinusulat yung mga songs na sad. Yun yung release ko kasi yun yung outlet ko. And after that, after ng pagsusulat, siguro time with friends, and pumunta talaga ako sa beach. Hihinga ako, kaya kay Jen, pumunta siya sa beach para mag-move on. And what else? Miss Kate, magpaganda, syempre. Magpaganda, mag-gym, magpa-sexy, ganyan. Thank you. And yung second question ko for Sashna, kumusta yung experience mo dito? Kahit naman pag-upinan natin dati, pero with her kapamilya stars, kumusta? And sinagbit ko yung tanong, kayo ba ni Jerome nagbibigay ng feedback sa performances mo? Jerome, Pobongan? Ah, sorry ka. Ponce. Kasi na po ni Jerome ngayon. Charot. Oh. Okay. bago po sa akin yung nangyayari sa akin ngayon, kaya sobrang grateful ko. Thank you po, ABS. Thank you, Lord. Bago siya sa akin, pero sobrang happy ako kasi nakakakuha ako ng, bagong experience sa akin mga co-actors. Siyempre sa pag-vlog kasi siyempre wala ka namang director, sarili mo lang, ikaw lang nagka-camera, gawa ka ng sarili mong content. So dito may mga directors, co-actors, so nakakakuha ko sa kanila ng idea paano talaga umacting ng totoo. So ayun, okay naman po sa akin, hopefully may next time pa, ayan, sobrang grateful ako sa mga co-actors ko. Kay Jerome naman, oo po, siya po yung number one basher ko pagdating sa pag-acting. So habang pinapabasa ko rin sa kanya yung script ko, kung anong paano ko ipoportray yung role na to, kung paano ko sasabihin. Acting kasi, coach? Oo, kasi siya po yung maalam pagdating sa, pag-acting eh. So, syempre, mas nakikinig ako sa kanya kasi alam niya kung paano. And then, ayun, sobrang laking tulong niya sa akin, lalo na pagdating sa acting. So, mahal ko, nanonood ko man, yung sa'yo. Wow! May shout-out! Kakatawa naman. Thank you, Miss Kate. Before I give the microphone to Bix, gusto kong tanongin, saan, bakit ba, our creators, bakit 30 days?